stress ako, pagkagising mo sa umaga, I can afford to smile. Para lang naman sila. Ha, ganun ba? Kung para sa akin, ano, kung hihingiin ng ating Pangulo, i-request niya na i-extend yung martial law. Ang position ko dyan, personal, ha? Hindi position ng House of Representatives. Ang personal position ko dyan is, as a Mindanaoan, gusto kong i-extend yan until 2022, yung term ni Presidente. Bakit? Kasi, para matapos na lahat itong gulong ito, yung rebellion, matapos na. Hindi lang naman ito ISIS eh. Tinan mo. Meron yung rebellion ng NPA. Ilang taon na yan? That's more than 40 years. So, kawawa naman kami sa Mindanao. Luging-lugi kami sa tourism. Dahil palagi advisory, do not go to Mindanao. Kahit dito man lang sa term ng ating Pangulo, ay matapos na yan. Para naman na competitive na rin kami doon sa Luzon at sa Visayas. But, like you said, sir, this is your personal view. Personal view ko, yeah. But as personal. a speaker, how much time are you prepared to give the president? Are we talking 2 months? Are we talking 1 year? Ah, hindi. Kung makumbinsi ko yung mga kasamahan ko na hanggang 2022, gagawin ko yan. Wala sir kayong nakitang... Maiksi masyado. 2 months, 5 months, 1 year. Napaka-iksi niyan. Tapusin mo yung rebellion. Ano tawag natin dito sa ano? Problema natin sa insurgency. That is rebellion. How about, sir, the possibility of an expansion of the scope beyond Mindanao? Ay, hindi ko alam yan. Executive branch ang makakasagot dyan. So, but if they ayaw kong pakialaman yung trabaho nila. Kasi ayaw ko rin na pinapakialaman kami sa trabaho namin. But if they ask for it? Ay, hindi. Mag-declare muna sila. Diba? Kung merong justifiable reason, edi siyempre, titignan namin. Gawin natin yung trabaho. Para, nandun kami sa China yata. What do you tell me? Magkatabi kami sa Ninusin.